Mabilisan lamang, Je. Ano ang role mo dito sa pelikula? Ako po si Lieutenant Abel Ibarra, leader po ng isang sniper team sa Philippine Army, Special Forces. Mm. Tapos, dahil sa isang mission, napatay namin yung target, pero dahil doon, nung umuwi na kami sa Maynila, gusto nung pamilya nung target na pinatay namin ay ubusin yung buong team na pumatay sa kanya. So it's a conflict of being a soldier, pero gawin mo yung revenge sa tamang paraan. Kaso minsan, mahirap. So, at saka revenge sa tamang paraan. Sa tamang paraan. Diba? That's the whole conflict there. Kaya siya award. Diba? Interesting. So, okay. It's very interesting. Very entertaining. Bar boys. Are you a bar boy here? Basically, I'm a law student. That's why it's called bar boys. Akala ko naman. Tingnan mo na nga tito, naman. Tito, even... No, it's really perspective. Hindi naman yung tito. Honest, I'm connected to my core. So, bar boys because of the bar. Okay. It's because of... We are law students. You're law students and... I'm with Rocco Nacino, Kian Cipriano, and Carlo Aquino. So, apat kaming magbabarkada and... Each of us represents somebody in the law student world. So, pinapakita dito sa story na kung gaano kahirap maging law student. And I'll be playing the character of Chris Carlson. Isa akong mayaman dito na I'm living up to my family's expectations. Okay. Because my mom died because of giving birth to me. So, yung dad ko may siguro sama ng loob and I'm always... Sama ng loob sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mom ko. So ako, I always have to live up to his expectations. Right. JC, isang daang tula. Tula para kay Stella. Isang daang tula para kay Stella. Ay, tungkol sa isang daang tula para kay Stella. Ni Fidel Lansangan na isang estudyante na may speech defect. Na gumawa siya ng isang daang tula para sa crush niya. Tapos, yun yung way niya para magsabing in love siya dun sa... Ang daming tula. Galing. Parang sa sa college setting kasi siya. So, simula first year college hanggang fourth year sila. So, nabuo na lang siya, naging 100 na lang. So, i-present niya yun eventually. Okay, so malalaman namin kung siya ipapansinin. Parang totoo siya, diba? Oh, yes. It's a real story. It's a real story. Meron talagang 100 tula. Meron talagang... Dito? Sa atin nangyari? Meron talagang character. Pero Tito Boy, ang device na lang nila yung speech defect. Na 3 words lang ang pwede niyang sabihin na hindi siya nagsistutter. I love you. Marami. Kasi yun yung character. So every time na sumusobra siya ng 3 words, nagsistutter na siya. Kahit ano, basta 3 words lang. 3 words. After 3 words, three-word rule. Stutter na siya. Pero may mga monologues ako na. But that's a device. Yes. That's a device. Pero meron talagang taong gumawa ng 100 tula para sa... Nakaset siya ng 2005-2006. How difficult was it to do? Ito boy, sobrang hirap. Hirap? kasi po, you have to think about the whole line. Lalo na kapag makapal yung linya. So, kailan siya magsistutter? Kailan yung 3 words? Kailan nangyayari to? And at the same time, iniisip mo yung emotions. Ang hirap. At the same time, iniisip mo yung kausap mo kung nararamdaman ba niya yung... At nasuportahan naman ako ng sobra ni Bella Padilla. Napakagaling na artista ni Bella. So, sana napagtagumpayan ko siya. Okay. At panuorin ho natin. Gusto ko yun yung sana napagtagumpayan ko siya. Okay. Malalaman natin yan. Okay. Punta tayo. Candy. Ako po si Nadia. Isang nanay. Hiwalay sa asawa. Parang buhay ko yata ito. Hindi ba direct? Parang habang kinukwento ko, talamdaman ko lang. Oh. At tapos po, hindi ko perfecto ang setup ng pamilya namin. Hindi kami mayaman. May anak po kong may kapansanan, may disability. Yun nga po ay si Van Damme. Na habang lumalaki po siya, gusto po niya mag-artista. Hindi lang po basta artista, gusto niya maging action star. So doon po umikot na pinakita po yung araw-araw naming buhay, kung paano kami makipag-usap sa isa't isa, kung paano siya nakikisalumuha sa komunidad. At the same time po kasi hindi naman siya solong anak, may kapatid din siya, kung paano ang relasyon nilang dalawa. Mm-mm. At kung paano yung selos din, 'di ba, minsan pag may kapatid ka, yung attention nandoon lang, pinakita rin 'yon. So storya ho ito ng isang buong pamilya, the imperfection, pero
binuuho siya talaga dahil sa pagmamahal, doon lang na ho nagkakaintindihan. Pauwi na, I'm playing the role of Remedios kay Boy. I'm the wife of Bembol Rocco, si Mang Pepe. The story, so, at tapos kasama ko rin dito si Meryl Soriano, Gerard Napoles, Chai Fonacher, and yeah, a lot more. Story siya na isang pamilya. It's inspired by a true story. It's a family who in the process of finding a better life kasi akala nila mas okay yung buhay sa Maynila. Nag-decide sila na bumalik at umuwi sa probinsya nila. And dahil nga sa walang pera, kasi nga 10 years na sila nasa Maynila, wala pa rin, nag-pedicab sila pabalik ng probinsya. Pedicab. It's inspired by a true story by an article that came out in Inquirer. That's right. So yun, took them 4 months. So yung journey nung family, it's one of the best ensemble I've done. Kasi yung pamilya, yun nga si Bembol ako and the rest of the cast, si Meryl. So, ang galing. Ganda, no? Ulan, araw, bagyo. Yes. May anong mangyayari. Yes. Tapos nagsisimula kami minsan ng 2 a.m. kasi yung Bukanliwayway, abangan right. namin. And we really became a family. Tapos yun nga, I wanted to share kay Boy, dun sa festival sa Shanghai when we went. So, syempre, there were interactions amongst the filmmakers. So, how long did you do yours? Ganyan, yung film, ganyan. Others took 7 years. Others, ano, ganyan. 7 years. Ah, 7 years yung Loving Vincent, ganyan. Yes. How about you? Oh, 12 days. What? 12 days, yes. And tapos sa kanilang independent, it's like $1 million. Right. How about you, Kim? $80,000. What? Ganun sila. So, dun mo makikita din, you know, nakaka-proud. Kasi dun mo rin makikita. Yet it won. Yes, and it won the best picture, right. The grand prize. So doon mo makikita talaga, nakaka-proud yung pagiging Pilipino mo, that we're really at par in terms of talent. Sana lang nga mas marami tayong pera. Pero kung sa talento, talento at galing at husay din lang, you know.